as I promised, isa sa mga surpresa na ibibigay ko sa inyo, si Sir RJ, karoon ng trade walkthrough. Karoon ako ng chance na magkaroon ng trade dissection ng trade ni EtoMak, no, sa kanyang dito trade. Dito yon. Yung so, kahapon? Oo, ng isang araw. So, sinabi yan sa post niya kanina, idadissect ko yung trade ni EtoMak. This is different with trade walkthrough. Kasi in my eyes, I will be dissecting his trade. Okay? So, gawin nyo yun ha. Tignan nyo yung mga trading jargons na sinasabi ko. Kung if you watch my videos, makikita nyo yung mga trade dissections ko and trade walkthroughs ko. Pero karamihan ako ang nag-trade. This is particular na gagawin ko sa inyo ngayon is ibang trader ang gumawa. I'll be dissecting. Susundin natin tong screenshot na to. Price, average price niya was 10.50. When we say average price, pwede nating sabihin at mag-infer na hindi lang one buy yan. No? I-accept na natin yun. Bilang in your eyes, i-accept mo na one buy is hindi talaga. Pwedeng multiple buys. So, you would set a rule. Kapag nakita mo yan, price kung saan siya bumili, average price niya, pwedeng multiple buys, pwedeng isa lang. So walang rule na pwedeng sabihin na one buy unless the trader says otherwise. Okay? So, okay na. Teka, nalilito ako eh. Iurong ko lang. Yan. So, dito mo lang siya makikita kasi dito lang niya pinost yan. Pag nakakakita kayo ng mga screenshot, agad-agad nyo yan. I-screenshot at i-dissect nyo agad. Huwag kayo basta-basta mabibili. Wow! Nakakabili! Manggaling! Galing! Huwag ganun. Agad-agad nyo sa i-dissect using your tools. So, in this case, gamit mo na tayo ng price. So, kung titignan natin ang 12 months ng dito, markahan muna natin ang mga resistances. Gamit tayo ng resistances. Tools muna ng natin. Ginagamit natin normally sa ating live stream. So drill down tayo, going to the one-month chart. May kita natin ang resistance. Kita natin talaga na tumama dyan. Okay. So balik tayo sa weekly na. Baba na tayo sa weekly para may makita, baka may makita pa tayong iba. Yan na lang. So kung pagbabasda natin yung highest point nung araw na yan was 8% na lang bago yan makita. Yan. So markahan natin to, this one. This is also a significant resistance here. Hindi niyo nakikita yan pero yan o. Oh. Yan, markahan natin yan. Here. Ayoko na sana mag line chart no pero siguro ganyan na lang muna ngayon. So clearly hindi pa umaabot. Hindi pa umaabot, di ba? Gamit rin tayo ng tool na Darbus Box. Yan. Oh. I'll be using the Big Box Consolidation. Ito na, ginagawa ko na. Big Box Consolidation and dodoblehin ko yan. Magugulat kayo. Tingnan nyo. See? Masasabi nyo. Ngayon ko palang ginagawa to ah. Baka sabihin nyo, Nostradoy ah. Pero useful lang Darvas Boxing. Kailangan marunong ka lang talaga umintindi ng boxes. So makikita mo talaga sa dissection pa lang natin, sa tools pa lang na ginagamit natin, significant na resistance talaga to. Yan. But dito na tayo, since nasa daily na tayo, kitang-kita na natin na ito na talaga yung box na ginawa niya. So, ibalik na natin yung box na yon. Akit natin ulit, no? O, kasi nasa weekly tayo. Kitang-kita na. So, dito na tayo ngayon sa first red candle. Hindi pa nangyayari yung second red candle. Nandito pa lang tayo. Nakita na natin yung tinatawag natin na peak. Peak. So, once ang price nagpipeak, nagkakaroon dapat ng tinatawag natin na significant selling. Pero kung hindi magkaroon ng significant selling then, therefore, hindi pa talaga siya considered peak. So, nung nagkaroon ng open here, dito man tayo ha, dito man tayo, and dito tayo sa second. Tignan, pakinggan niyo ako kung paano ako mag-dissect. Hindi lang ako basta sa current candle. Ginawa akong macro view.
using my own tools. So ito, no, na using our tools pa lang, price action pa lang ginagamit natin. Second day downtick. Ibig sabihin nun, second day red. So nag-open pa rin siya sa unchanged level here. This is called the unchanged level kasi same close from the open. That's why unchanged. So nung nagkaroon ng unchanged, nagkaroon ng ano, magkano? From the downside, nagkaroon ng unchanged na magkano? Dito, lagyan natin muna dito, 9%. Tanong, significant ba yan? Kung answer nyo yes, then it is significant. So nung bumabagsak siya, sa open, sa eyes ng isang bounce player, which is talagang masasabi ko si EtoMak bounce player. Ako, I for one, kung napanood nyo na yung video, I don't consider myself as a bounce player. But I normally use a bounce playbook kapag ka pasok sa aking parameters. Yun lang. And also, kailangan present ako. Diba? Pero sa itong trade na to, nakafocus tayo doon sa eyes ng trader, sa pamamagitan ng eyes natin at sa kanyang ginawang execution. So yan, kung nakita na niya na nagkaroon ng push down dito, yan, dito muna tayo sa body. At tayo, gagamit tayo ng math. Gamit tayo ng calculator, guys. Yan, yung magkano na yung push down from the first red, 9 point negative 9 negative 9.12, lagyan natin. Add mo ngayon ng negative 8.2. 32. So magkano yun? Almost, 18%. Almost 18% na siya. So may combine na siya na 18%. Yan. Tignan natin. 18% na siya. So hindi na siya normal for a stock. Yung ganyan, 18%. Kung pagbabasihan natin ang galaw talaga nandito, dito pa lang from the onset ng breakout, hindi na naging normal ang galaw. Yan, look at this one. Yan. Look at this one. Yan. 55% ang inangat. So, from the high, tingnan nyo. Yan. 76%. Yan. 76%. So magdo-drawing ako na isang malaking candle dito. Ito yung sikreto na doybins rig from the breakout. Tingnan nyo to, ha. Magugulat kayo dito sa gagawin ko. Dito sa mga hindi pa nakakaalam.